Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Arab nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Itong update natin mga ka-Aldab, kalat na kalat na ngayon sa social media mga ka-Aldab. Ito po yung sinasabi pong bold sin po raw na ilalabas na kumbaga mga ka-Aldab, matagal na ito eh. Siguro po marami na po sa inyo yung nakapanood nito na nagtatanong bakit nga po daw ito ilalabas. Well, hindi po ito porn movie ni Alden Richards. Ito po ay indie film na kasama nga po niya rito si Bembol Rocco. Dito mga ka-Aldab, marami pong haka-haka na gumawa pa raw ng porn movie si Alden Richards, mas masahol pa nga po kay Mr. Arjo Ataide. Para po sa kaalaman ng lahat, para po sa mga taong pilit na binabash si Alden Richards, mag-isip po muna kayo. Kasi tignan nyo po muna kung porn movie to. Hindi po ba? Ito po ay isang indie film na alam nyo naman po, ang indie film ay maliit lang po ang budget. Di po ba? Na kung saan mga ka-Aldab, nakagawa po ng pelikula at napakaganda naman po. Real talk mga ka-Aldab, maganda po talaga yung istorya na kung saan ay talagang masasabi natin na hindi po maganda para po sa mga taong masyadong kumbaga hindi siya mababaw lang yung mag-isip, di po ba? Yung tipong hindi agad-agad tinitignan at naguhusga na. Ito puro yung sinasabi nila na ilalabas nga po yung nude scene sa indie film. Pero hindi naman po siya porn movie, di po ba? Meron nga po siyang ganun, pero hindi naman po talaga totally na porn movie. Ito po yung pagkakaiba mga ka-Aldab sa nakita po kay Mr. Arjo Ataide. Kasi yun po, hindi naman po talaga movie kung hindi totoo, di po ba? Hindi siya pelikula na katulad po na ikinukumpara kay Mr. Arjo Ataide. Ito po mga ka-Aldab ang ipinapakalat nila para nga po magalit ang mga true-blooded Aldab Nation at tuluyan na pong humiwalay kay Alden Richards. Ang ibig kong sabihin, sa dami po kasi ng kumakalat ngayon na mga ganyan, gusto nga po nilang isa-isahin. Inuna po nila si Mengay mga ka-Aldab, pero hindi po sila nagtagumpay. Gaya nga po ng aking sinasabi na lagi po sa inyong paulit-ulit, kapag gumawa kasi sila ng fake news, talagang mauhuli natin. Dahil nga po magagaling po tayo mag-Aldab Soko. Pero dito po sa bold scene po ni Alden Richards, kumbaga totoo po yun mga ka-Aldab. Dahil movie nga lang siya, hindi po ba? Pero dito po kay Mr. Arjo Ataide na kumakalat sa social media na sinasabi niyang hindi. Yun ay totoo. Hindi po ba? Malaki po ang pagkakaiba ng isang pelikula sa totoo. Hindi po ba? Kasi pelikula lang yun eh. Ginagawa mo lang yun dahil nga sa producer. Kumbaga gusto mong parang siyempre kailangan gawin mo yung mga eksena na talagang minsan mapapaisip ka kung bakit pinagagawa. Kasi kasama yun sa script na binasa mo at gagawin mo. Kaya doon mga ka-Aldab, pelikula lang po yun. Ginawa lang po ni Alden Richards yun para sa movie. Hindi po ba? At yun po yung katotohanan. Hindi niya ginawa yun dahil sa porn site o porn movie. Ginawa niya po yun dahil nga po yun ang inakalagay sa eksena. Malaki po talaga ang pagkakaiba kay Mr. Arjo Ataide. Well, mga ka-Aldab, siguro po sa sobrang galit na rin ng mga tao, lalong-lalo na po sa mga Armin, na kasi ang trending topic nga po itong patungkol po sa video scandal ni Mr. Arjo Ataide. Maraming tao ang nagtaka, nagugulat,
Bakit nga po ba lumalabas to, Mr. Destiny? Paliwanag mo naman. Well, sa totoo lang, matagal na po ito. Marami ng tao nakakita nito. Eh lang, siyempre, sa panahon ngayon, nilalabas po nila yan dahil nga po maraming issue ang lumalabas. Siyempre, ayaw naman po nila madihado lagi si Alden Richards. Kaya nga nakakalungkot, mga kahaldab, may mga taong bulag at bingi sa katotohanan na kapag may binalita, agad-agad po sasabihin at ipagkakalat sa social media na totoo siya. Oo, nakita ko yan. Talagang hindi maganda yung napanood ko. Tapos ipopost po nila sa social media. Parang ang may magko-comment na isang kungwari Aldab fans, ay ayoko na ng ganito, hindi maganda yung napanood ko. Hindi po ba? May mga taong ganun na kapag mag-comment, akala mo magaling na sila. Akala mo alam na nila yung pinanood nila o yung nakita nila. Pero ang hindi po nila alam, eto pong binabalita natin na yun po ay isa lang pelikula na talaga naman pong maraming aktor ang nakagawa niyan. Well, correct me if I'm wrong, mas masahol pa nga po dyan kay Coco Martin. Hindi po ba? Yung pelikula niya na talagang napaka-daring po nung scene na yon. Hindi po ba? Sino nga po ba yung nakapanood nun? Hindi po ba? Well, comment po kayo. Kung ako tatanungin nyo, napanood ko nga po talaga yon. Talagang daring po talaga yon. Pero ginawa niya yon dahil nga lang po sa eksena. Dahil hinihiling ng istorya. Hindi po ba? At ngayon nasaan siya? Kasi kumbaga artista ka, hindi po ba? Lahat gagawin mo para gumanda ang isang istorya o isang pelikula na talagang kumbaga ayun na yung utos ng direk eh. Pero dito kay Arjo Atayde, mga ka-Aldab, hindi naman po, wala naman pong direktor na nag-uutos, wala naman pong mga nagsasabi na ganito gawin mo, di po ba? Yun, tao po mismo yung kausap niya, o ibig sabihin siya po mismo kinakausap niya at gusto niyang makita, di po ba? Hindi naman po yung pelikula. Kaya doon po sa mga taong ikinukumpara yung kay Alden Richards at kay Arjo Atayde, kayo po bahala magkomento. Kasi ang sa akin lang naman po, malaki po talaga yung pagkakaiba ng pelikula sa totoo. Hindi po ba? Kasi ang totoo, talagang kitang-kita mo naman ang katotohanan. Sa pelikula, trabaho lang, walang personalan. Hindi po ba? Well, komento po kayo dito, mga ka-Aldab, para kumbaga malaman naman po ng iba yung mga reaksyon ninyo. Hanggang dito na lang po ang aking latest updates. Kaya kung bago lang po kayo sa channel na to at True-Blooded Aldab Nation ka, consider na kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa bawat video na i-upload ko. Hanggang sa muli, salamat sa panonood at pakikinig.